Hello, good morning guys. Ngayong umaga, meron na naman tayong isang ventilator na for calibration. So, ito po yung isang Mindray SB600. So, i-share ko lang po sa inyo kung paano po kami nag-perform ng previous check, calibration check. And before that, kailangan yung bago namin na-accept yung machine for calibration, galing po ng RT. Meron po kaming requirements na declaration paper for contamination status. Kasi, alam mo naman ngayon, spread na yung COVID. So, aside po ng environment, ni-require po namin sila ng decontamination paper na naka-indicate po dito na bago yung lab dalhin sa biomed na disinfect na po yung machine. So ito po yung declaration paper nila. So ngayon, pero kami guys as a biomed, para sa safety rin namin, kailangan pa rin namin ginisin yung machine bago namin galawin. Kasi meron po kaming panglinis dito. Ito po yung ginagamit naming panglinis. Surface 70% alcohol. So naka-indicate po dito kung mababasa nyo, coronavirus kills within 60 seconds. So nandito po lahat yung mga mababasa nyo kung ito po yung ano nya, mapapatay nya pag nililinis mo. So ito yung ginagamit namin. Pag hinila mo, ito yung with alcohol bottle, 70%. So, kailangan pa rin namin yung linisin bago namin galawin yung ventilator. Kasi alam mo, mahirap na ngayon eh. Pero nandiyan na tututali nila. It's enough. Saka guys, ito importante yung post. Kailangan dinisip ko din. Kung napapansin nyo guys, dito nire-require po namin sila na paggamitin ng double filter kasi para wala talagang papasok na mga secretion doon sa loob ng machine. Ito bago to. So kailangan mo linisin to para sa safety, expiratory valve, expiratory, thank you.
Diamond, good morning. Yes, good morning. Ha? Kabay pa. Alam, yung ginagawa pa ako bakit. Sige, kamaya. Dad, ha? Hindi ka pa ang lines dali. Tsaka atas na requirements niya eh. Pwede yun? Sige. Alas ka 5 pa. So guys, ito po ay isang Chinese ventilator. So ito po itap isa po to kung isa po sa pinaka high quality ng Mindray na ventilator. So okay naman po siya. So actually nagamit na namin to for more than 1 year. So wala namang reklamo yung mga RT. So actually, meron lang kami nitong ano, ilang piraso lang gamit namin. 8. Pero mas marami kami guys sa mga SB300. Yung SB300 nila sa mga 20 plus yung SB300 namin. Kasi yun kasi portable, pwede mong i-bedside. Pwede mong tanggalin sa trolley, pang-travel, pang-puntang IA, pang-puntang MRI, pang-puntang CT scan. At pwede po yun. Ay, hindi pala pwede sa MRI, so it is kind lang sa X-ray. Hindi naman kami si pala sa MRI. Ayun. Okay, so nalinis ko na po. Kailangan ko lang i-sensor test. Radius check. Players check nila, it's very easy lang. Kasi, just only follow the instruction in the screen. So, it's very easy to manage the players check. Actually, this is players check before they are using for the patient. The RT will do a players check first. So, connect the auto supply, connect the chloridis. So guys, ito nga pala yung gamit namin tubings. So ito yung tubings namin gamit. So disposable, one patient, one use. So ito po yan. Before binagamit namin yung mga ganito. Binagamit namin mga reusable, autoclimable, reusable. Pero sa atlas matagal na, maybe around 2 years ago na din, hindi na yan ginagamit. Hindi na allowed ng MOH. So, kaya kailangan required na nila yung mga disposable para one use, one patient. Yan na lang ginagawa. Para doon sa mga biomed technician ng mga ventilator, mga biomed engineer. Sa panahon ngayon kasi medyo risk ang natin ngayon, trabaho natin. So, i-require nyo sa mga RT na dapat ang gamitin, gumamit sila ng dual filter. Sa inspiratory at saka sa expiratory, palagyan mo ng filter para pag na hindi makukontaminate yung ventilator natin. So, gamit sila ng filter, dual, in inspiratory, saka kailangan din sila ng gumamit ng water trap para
hindi papasok doon yung moisture o kaya tubig man lang o kaya yung mga secretion ng pasyente. Hindi papasok doon sa machine kasi masisira din yung machine natin pag hindi natin iniingatan. Kasi ang mga user wala ano lang yan, gamit lang nang gamit yan. Wala naman silang tatawag lang sa biomed, oh, biomed. Hindi accurate yung machine, tidal volume high, setting ko mababa lang. Kasi nagkakaroon ng moisture yung sensor mo. Usually, yung sensor, yung flow sensor ang napaka-sensitive dito. Pag nagkaroon ng moisture, ang flow sensor mo, magkaiba na yung reading mo ng tidal volume mo, yung flow mo. Hindi na accurate. Kaya kailangan talaga, ingatan rin natin yung gamitan natin dito, diba? So now, everything is passed. So, everything is passed. Okay na po siya. So, wala ka pong ikakalibrate dahil okay pa po yung okay naman po lahat. Airflow sensor, expiratory flow sensor. Pero pag may hindi nagpapas po rito, for example, expiratory flow sensor, kailangan mo pong ikalibrate yan. So, sa ngayon, hindi mo na nunit po kalibration kayo. Kasi medyo pasado na siya. Start bibilis lang. Tignan natin kung tama ba yung volume. Dito guys, napaka easy to use lang po itong ventilator na to. Ito ay mas gusto ng mga user yung gusto ng RT yung SB300 nila kasi unang-una portable siya. So ang una at saka pangalawa oxygen lang yung nire-required niya na hose yung air sa temperature na meron na siyang turbine, so meron na siyang built-in. So ito kasi ibang ano naman itong model kaya kailangan niya ng air. Ako na ito pang LTC. So maganda pang LTC talaga ito. So guys, ito setting ko 500 tidal volume. Ang TVE niya dito 500. So accurate na accurate guys. So dito 40 ang auto ko. 41. So plus or minus. Pasad na pasad ko. So, yun. So, dito guys, waveform. May kita mo yung respiro mo. Yung mechanics na respirometry. May kita mo rin dito. So, pwede ka rin mag-display ng lungs mechanics. So dito guys, makikita nyo rin siya. Makikita mo yung flow ng pressure dun sa lungs. So, napagandang ventilator po to guys. See? Kita nyo yung flow ng lungs mechanic. Habang pumapasok yung pressure, nakikita mo yung babago yung kulay. Ito pang ready to pour COVID na rin ito guys dahil marami na rin kaso dito sa aming sa area, so nasa almost 100 na rin kaso dito. So yun, kailangan prepare ng ventilator. Okay.